Nagkaroon nga po ulit ng hindi magandang pangyayari sa ating liga, mga pare ko. Ang mga involved nga po dito ay sina Chris Ross, Coach Yeng Yao at ilang players ng NLEX. Paalala lang po, mga pare ko, this video is rated SPG. Nakilala po natin si Coach Yeng Yao bilang isang magaling na coach, stricto, at minsan nga ay napapagsalitaan niya ang mga players at magiging mga referees, mga pare ko. Pero itong si Ross at si Coach Yeng ay may history na po yan. Philippine Cup 2016, January dun po yun, ay merong pagtatalo po. Itong si Chris Ross at si Coach Yeng Yao. Balik tayo sa issue, mga pare ko. Kauumpisa pa lang ng first quarter, Chris Ross versus Alex Malyari na kaagad. Doon nga po nakuha ni Chris Ross ang kanyang unang technical foul. 4 minutes mahigit naman po ng fourth quarter ay ito naman si Miranda naman ang may issue. Tinadyakan niya nga po ang masayalang parte ng katawan nito ni Ross. Siguro dahil sa galit niya nung unang ang altercation ni Malyari at ni Chris Ross. At ayun niya, 1 minute remaining, heto na Chris Ross versus Coach Yeng Yao. At ayun, doon na nga po nila binitawan yung mga maanghang na salita. Sa interview ng Spin.ph, sinabi po ni Coach Leo Austria ay yun daw yung salita na hindi gustong marinig ni Ross sa ibang tao. Sabi nga daw ni Chris ay sinabihan siya na hindi ko pwedeng banggitin na salita dito. Patungkol nga po yun sa mga lahi na medyo dark yung skin color, mga pare ko. By the way, bata po ni Coach Yeng itong si Gabe dati. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ginamit ni Coach Yeng Yao salita na yan, partida. Dati pang politiko yan. Well, lahat naman tayo, mga pare ko, kilala na to si Coach Yeng Yao. Kaya hindi natin alam ang mga susunod niyang gagawin sa bawat games. Mapanoon hanggang ngayon ay ganyan na talaga ang trademark nito ni Coach Yeng Yao sa ating liga, mga pare ko. Wala po tayong pinapanigan, mga pare ko, sa ating topic ngayon. Pero ayun nga, medyo below the belt na yung sinabi ni Coach Yeng Yao. At ayun nga, dahil second technical foul na ni Chris Ross ay na-out of the playing court na nga po. At ayun, hindi na siya pwede maglaro. Dahil nga po sa unang nakagirian niya na si Alex Malyari. Pero ayun nga, para sa akin, mga pare ko, sana may gawin ng PBA about dito dahil kung papayagan nila yan, uulit-ulitin lang yan. By the way, ilang beses niya pa pong sinabihan itong si Chris Ross ng shut up, B. Hindi ko pwedeng sabihin din dito yon, mga pare ko, so alam nyo na rin yon. So yun na nga po ang buong storya na nakalap ko para sa ating video ngayon. Pero ang ating question of the day, sino ba talaga ang sa palagay nyo ang may kasalanan dito, mga pare ko? Comment nyo nga sa baba yan, mga pare ko. At syempre mag-subscribe sa ating channel for more PBA and Gilas updates, mga pare ko. By the way, kung gusto nyo manalo ng mga ganitong pa-premium, mga pare ko, just go to pilipinasoups.com. 1 month competition. Kung pasok ka sa top 25, meron kang pa-premio. Punta na nga kayo ngayon sa pilipinasoups.com after ng video na ito. This is W Gameplay, guys. Thank you for always watching. Kung gusto niyo akong talunin, ma-shoutout at manalo ng mga pa-premyo na ito, just go to pilipinasoups.com and then bumuo ka ng iyong super team at talunin kaming lahat na sumali dito at pwede kang manalo ng 300 pesos load at mga cash. At pagkatapos mong i-submit, like yung kanilang page para malaman mo kung sino ang nanalo at iba pang mga updates.